ilalim ng mga bundok at nakatagong sulok ng kalikasan ay may isang kuweba na nagtatago ng mga kwentong bibihirang marinig. No, pasukin natin to hanggang doon sa unahan lang. Sa unahan, makikita din talaga. Isang lugar kung saan ang mga yapak ng nakaraan ay nananatili pa rin. Ahoy po, pupapakan sir. Dito matatagpuan ang abandonadong simbahan na dating pinagdarausan ng mga sagradong dasal. Ano to sir, mga, ano yun sir, vandals? Ang gamob na yan na-discover noong 1970s pa. Dahil nga yung naka-discover dito, yung mga Adventist din na gumawa ng simbahan sa loob na yan. Yo guys, good morning. So, eksakto, mag-alas 10 na ng umaga. Ikalima ng Nobyembre, nung naglalakbay ako patungo sa kabayanan ng Rio Tuba. Yo, kuya, good morning. Kayo po yung dito sa Gangob Cave. Dito, naabutan ko si Kuya Cindy na nagbibiyak ng mga kahoy. Okay lang mag-vlog ako dito. Siya ang nagbabantay sa misteryosong kwebang ito. Dati ang daan yan doon, iikot. Malayo. So yun guys, dito na kami sa anong pangalan nito, Gangob Cave at sakto. Ako lang rin sa yung tao at nataunan ko nandito si Sir. So, ayan si Sir. Siya yung bantay, siya yung tour guide ngayong araw. Anong pangalan mo, sir? CD Banjos po. Sa pagkakataong ito, isinalaysay niya sa akin ang pinagmulan at kasaysayan ng Yungib. Gangob Cave, ito yung pangalan ngayon na ginamit natin. Pero ang dati po pangalan nito ay Panoyon Cave. Panoyon Cave. Opo. Sabihin ng Panoyon, yung Panoy ay, yan po ay maliit po yan ng mga paniki. Maliit na paniki. Opo. Kaso nga lang, para po magiging maganda pakinggan sa publiko, dahil nga tourism siya, ginawang Gangob Cave. Pero ang dati pangalan po na ito ay Panoy. Panoyon Cave siya ang dating pangalan. Ano ang makikita natin dyan sa loob? So, dyan yung tawag na 1,000 na mga paniki ang makikita natin dyan. Ang dami. Tapos meron din dyan mga maliit na balinsa sayo na ating makikita. Noong unang panahon, ang mga kuweba ng Pilipinas ay hindi lamang silungan, kundi mga sagradong tahanan ng sinaunang tao. Dito naninirahan ang ating mga ninuno, mga kayamanang nakabaon, at mga lihim na mapanganib tuklasin. Yan guys, andito na kami sa kuweba. Saan meron simbahan sa loob. Mga dating upuan natin, sobrang laki pala ng loob nito. Ano ngayon lang ako nakapasok ng ganitong kuweba na ganito kalaki. Sobrang taas. Natin, no? You know? Ayun ang mga libo-libong paniki, sir. Oo. Dati, no? Ang dami. Saka marinig mo rin talaga yung huni at ang ingay na. Abot sa sayaw na maliit. Yan yun. Yan yung Panoy. Yan, maliit siya na paniki yan. Oo, maliit siya. Oo, mayroon din butas pala, sir, no? Oo, butas yan. May ilaw siya. Yan. Sir, ano yan, sir? Tubig, balon. Maliit. Ha? Yan, mayroon tubig. Ay, astig. Kaya sa buto. May butas-butas. Sir, ano yan? Sinadya nila yan? O, pinalakihan lang yan. Oo. Iniinom yan? Iniinom yan? Oo. Tsaka ang lamig, ano? Oo, siyempre ito kanito. Manabig ito. Ilang gusto ito. Ano to sir? Mga, ano yan sir? Vandals? Oo, pinangbubura-bura lang iba namin yan. Oo, okay. So, hindi rin siya ito, sa ano, kagaya ng ibang kuiba. Ganun din. Ito, tanggal-tanggalin mo kasi yung mga pugad. Hindi mo na makikita ito. Yan, sir, pugad ng ano yan, sir? Bulisa sayaw. Ayan ang pugad ng basa. Ayan, may ibon ka sa loob. O, yan o. Sir, yan, sir. Yan, sir, paano nakakabandal siya sila? Sir, wala kayo dito pag ano? Dati po siya siguro. Dahil nga, bago nang kami dito, yung mga kuan dito, umakyat dito kahit walang tao ba. Mm-hmm. Halimbawa, yung may pa-meeting doon sa office, pupunta kami, bababa. Ito may sulok pa, sir. Pwede ba natin ikutin lahat? O, hanggang dito lang tayo nito. Pero ito sir, ay mahaba talaga ito. Doon sa kusina, ito saan yung kusina, doon iikot yan. Diyan ang kusina, diyan ang labas niya. O, makita mo yan dito. So yan guys, doon daming bundles. O. Ano, yung mga butas na dito. Yan. Ay ito sir, ano to, tagusan pa ito. Yan, hanggang dyan lang yan siya. Kahit ito, hanggang dito lang ito din. May harang na na ba ito? Yan o. Yan siya. Yan pero siya, hanggang dyan din, hanggang dito lang siya din. Yan. Ano yan sir, pero pababa pa yan. Yan tayo, makikita natin yung maya yan sa baba.
Ay, magbaba pa tayo, sir. Doon tayo dito sa kabila. Mabalik tayo doon. Mm-hmm. Yan. Yung beso, ang lalim. Hmm. May kahoy pa. Pupapakan, sir. Ayun, marupok na ito. Marupok yan. Ayan, may butas pa doon, guys. Mm-hmm. Tagalin ko ngayon dyan. Dahil nga para di mapasukan. Ano yan, sir? May tubig yan dati. Ito yung buhay. Ayan, buhay na ba ito? May nahawakan. Namamatay siya kahit hindi hawakan. Ay, bawal hawakan yung mga ganyan? Oo, hindi pwede hawakan. Ha? Huh? Sensitive? Pag ito, puti yan. Kung mahawakan, namamatay yan eh. Ayan, yan yung nabubuhay na yan. Oo, oh, yan ito. Ito, buhay mo ito. Ayan, yan. Bawal hawakan pala yan. Oo. Namamatay siya. Ayan, oh. Yung mga bandals-bandals pa rin. Ganito, kanin, yung taga-linisin, taga-linisin. Mga taga dito yung nag-bandals yan, sir. Iba-iba yan? Ay, dito yung iba dito umiinom, sir. Oo. Hmm. Ano, yung mabato na ito dati puti ito. Ano? Nakabin na yung bandas, oh. Hmm. So guys, mababain namin yung isang kuiba dito, banda sa ibaba, na makipot daw yung daan. Pero kuya, may nakapasok na po ba dyan? Kami? Malaki sa loob. Hindi talaga makapasok. Lumalaki ang kuha kasi yung bato na yan, tumutubo yan eh. Ah, lumalaki. Lumalaki yan. Tulog. Grabe yung kulog dito, guys. Ang lakas kasi, parang malapit na to sa langit. Bundok kasi siya. Kuha niya siya, gaiko yan sa mga butas. Ha? Gaiko ba? Ay, nagaiko. Kaya pala malakas yung kulog. Kaya malakas. Sa labas siya, mahina yan. Parang galit sa atin yung langit na pasukin natin. Hmm. Ito siya, oh. Yan. Ay, so, ito yung pinakas, yung ano niya. No, pasukin natin to hanggang doon sa unahan lang. Sa unahan, makitid na talaga. Ay, makitid na pala talaga. Hindi ka na makapasok doon. Mm-hmm. Pero malaki yung sa loob niyan. Ito, maluwang na. Dito lang, ang laki nito, doon sa unahan. Walang ahas diyan. Yan ang problema, baka meron ba? Kasi tayo maka... Pero okay, hanggang dyan tayo. Mali, mas natin na makita unahan. Oo. Okay. Pero baka may ahas po yan. Ingat ka. Yan na natin. Dama itong ahas dito. Wala ba silang makain dito? Hindi na nakatakot dito kasi baka may angas. Oh, yan ang pinakasulok niya. O, oh, ikot yan doon. Tanahan. Yan, ginagabang-gabang niya talaga yan. Hmm. Paliko yan doon, paliko. Ito yung ibon. Hindi ko doon sa pagdala. Oh, dyan sa banda, sa loob. Yan. Pero bawal nang pasukin. Uy. Oh, pinagbabawal pa namin yan dyan. Oh. Sa ilalim mo. O, oh, yan o. Oh. Yan yun o. Yan yung mga bato o. Oh. Yan, buhay pa. Yan yung mga bawal hawakan. O, dahil hindi pa nahawakan yan. Oh. Guys, yung nasa baba, siguro dito ko natatapusin yung video kasi madilim na dito banda sa amin kasi nasa bundok kami at dito unang babagsak yung ulan. Hindi na namin pinasok yun dahil sa sobrang kipot at hindi rin kumplito yung gamit namin. So, on the spot lang din ito. Ngayon, sabi ng kuya, hindi para pwede yung pasokin pag mga ganitong panahon. Pati yung kuiba doon sa taas. Ayun, salamat sa pagsama nyo. Ito nga pala yung kuiba na sinasabi ko kanina na mayroong simbahan sa loob. Akala ko simbahan na yung makikita natin. Yun pala ay meron pa ang napakaraming paniki. Maging yung ibon, yung pugad niya, yung gamot. Yung gamot sa binat. Balinsa sayaw, yun yung tawagin. So yun, salamat sa inyo lahat. Sa huling mga sandali ng aking pagkakataon sa Yungib, binigkas niya sa akin ang kwento ng abandonadong dambana at ang detalyadong kasaysayan ng pagkakatatag nito. Lugar na ito dati, kuya. Hinukay pala ito. Ah, hinukay. So hindi pala talaga ito pantay noon? Hindi. Dahil nga, kaya para lalabaki siya, hinukay ng kaunti. Hanggang saan ang lupa niyan dati? Ito, yung may bakat yan, no? Ayun, may bakas na yan. Yan, no? Nalalim lang. Hmm. Pinantay para sa simbahan. Oo. Oh. Siniminto din nila ito, sir. Oo, ayan, may mga takip pa ng luna, oh. Ano? Para tapos, sa mga tae. Ito, siniminto nila. Dito ito, yung ito, gawa nila ito. Pinakapulpito nila ito. Yan. Yan. Anong plano nila dito sa lugar, sir? Bubuksan para ba ito? Ay, ito ay pag-aayar na ngayon ng tourism. Tapos, mayroon na darin silang charge doon sa highway. Sa highway. Bicol Village na. Hmm. Na dito wala na silang plano. Wala na po. Parang ano na lang ito, design. Oh, design. Tapos, tourist spot na siya. Hmm. Nakasimba ka rin dito, sir? Oh, tatlong beses. Tatlong beses. Oh.